spray. Talaga? Nice na ka-start na yan. Ano? Wait lang, magpa-pray lang kami. Ay, start na yan? Ha? Wala, magpa-pray pa sana. Seryoso? I-share mo na yung ano, girl. Tama. Start na. Wala, hiling daw. Wala pa nalabas sa akin. Wala pa nalabas si CJ. Wala pang nalabas. Ito na, ito na. Nakita ko na. Na ikaw na mag-share? Ako na. Ikaw na. Ayun na. Hello mga ka-YPs! Ako ang inyong ka-YPs, Alden! Ako naman si YPs, Jem! At ako si YPs, Don! At live na naman tayo dito ngayon sa ating official page! Yay! Yay! Okay, let's see kung sino na ang kasama nating nanonood ngayon! Ayan, shout out kay DK! Hi, hello, DK! Shout out sa ating ka-YPs na si Princess Joy! Hi, Princess Joy! Ayan, mga ka-YPs, manood na kayo! And also, shout out kay Ma'am Febby! Hi, Ma'am! Hi, ka-YPs Febby! Hi, DK! Shout out sa ating tech! Technical girl! CJ! Hi, CJ! Hi, CJ! Thank you! Ayan, mga ka-YPs! At shout out sa ating kasama dito na si YPs Yon! YPs Yon! Hi, YPs Yon! Sino pa? Ayan, shout out kay ka-YPs Joseph! Joseph! Hi, Joseph! Welcome kayong lahat dito sa ating YPs! Okay, salamat YPs Gem. Makinig muna tayo ng isang awitin mula sa ating ka-YPs na nagpadala ng kanyang video. Hi,
within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, I will be still, know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Know you are God. Yan, salamat sa napakagandang awitin, Wife is DK. Ngayon ay dumako na tayo sa ating kwento. Sino ba ang sender natin ngayon? Okay, ang entry natin ngayon ay mula sa isa nating kawaipis na si Scavenger na gustong magbahagi ng inspirasyon sa ating lahat. At ito ang kanyang kwento. Ihanda nyo na ang inyong mga tissue, mga kawaipis, dahil English speaking po si Scavenger. Okay. All my life, I have devoted myself to study. Who wouldn't be glad if you knew there were a lot of people being proud of your performance in school? Of course, no one. But then, I thought in this way, I would be happier and fulfilled. This perspective draws me closer into challenges that God has planned for me. In this time of pandemic, we have a plenty of time to think, and it's natural. But for me, if you put yourselves in my situation, it's getting worse. I oftentimes ask myself, am I wrong on the part that I aim more than what I deserve? To belong myself with those people who are more than qualified, and to be in a situation where my belief has set aside. This time, I will share with you a few major episodes that solidified my thinking. Being some sort of perfectionist, I've never been this way before. Factors like grades, compliments, and too much confidence took me to become the person I am right now. Since I proved to my previous school that I am better, what if I put myself into a more complex standard of learning? And I guess I can do more.
to become not just better. I made it. It's been a while since I entered in this school. God really tested my faith. I realized that there were many different kinds of people. Only few will be good to you, and the rest will discriminate you for being a transferee in this kind of university. I really felt bad because personally, my only intention here is to study and nothing more. My life before, with full of such compliments and fulfillments, became a life with insecurities, competition, and an ending sadness. I guess people have seen it to my face because I want to show them that I am completely fine. Only my friends and family can understand me and keep on motivating me. I focus more on what was troubling in my mind. I gradually forget about everything, including those people who keeps supporting me, and especially God. I did cut my wrist. I didn't notice that anxiety and stress slowly beats me. I can only feel that no one cares and understand me, that nothing will change, and by doing this kind of things, I feel more relief even just a moment. And then after all, this was just a band-aid solution. But all my decisions are out of God's permission. That time, even myself could no longer understand what I feel. I was full of weakness and disappointment. All I know, God will never forgive me and will never bless me, but I am wrong. Through His people, He has shown me His mercy and goodness. I cried a lot and prayed. I surrendered myself to Him again. I have realized that even people and situation will continuously disappoint me. But God has never left me. He lifted me up and fixed me. Now, He brought back my life to where I am truly happy and contented. I hope and pray that you'll find this as a lesson in life as well. I chose this life experience because I really believe that our mental health is important. I guess this generation will feel more pressure about what's happening in the midst of crisis. It is much better for us if we cover ourselves with positivity. God is always with us, no matter what. Every day is another day and a chance to pray and ask for His forgiveness. Always remember to humble yourselves before the Lord. Everyone's mistake is the same. There's no big or small. God will forgive us with the same amount of forgiveness. I hope all is well with you. But if not, I am trusting that you are being sustained by a stronger force that is much larger than any of us. God bless us all. Okay, salamat, YPs Don. Ano kayo masasabi ng ating mga ka-YPs na nanonood ngayon? Kung ramdam nyo na may gusto rin kayong sabihin sa mga ka-YPs nating nanonood, ngayon ay i-comment nyo na yan. Mga ka-YPs, it's your time to speak! Yan, at habang inaantay natin yung mga comments ng mga ka-YPs natin, narito muna ang isang awitin para sa'yo, Scavenger. Salamat sa kantang pinaghandaan ng kasama ko. Be
Ayan, wow, salamat. Salamat sa kantang inihanda ng aking dalawang kasama. Wife is Dawn and Jem. Okay, ngayon ay simulan na natin ang ating online kwentuhan. Ayan, mga ka-wifeys, mag-comment na kayo. Comment lang na. Sa ating comment box. Comment na, guys. Comment na, mga ka-wifeys. Ayan, nag-comment na dito si ka-wifeys Sheila. Yes. Pakinggan natin ang kanyang comment. Hello, mga ka-wifeys. And to all young people out here, yes, we are not exempted. Such things, some of us might experience depression, stress, unlove, or maybe you thought no one care for you. Mahirap nga naman talagang isipin ang mga ganitong sitwasyon. But the good thing is we have God to lean on. Actually, I'm slightly experienced depression. Yet, what amazed me more is God's faithfulness that throughout my journey, He never leave me. Yun nga, how would a person ever know his or her faith was weak or strong unless it had been tried and tested? Bear in my mind that trials are not the enemies of faith, but are the opportunities to prove God's faithfulness. Minsan, nasasaktan tayo dahil pinipilit natin yung gusto natin. We tried our very best to do it in our own way. So, if we fall, tingin natin, ang layo-layo niya na sa atin. But the truth is, tayo yung lumalayo sa magandang plano niya para sa atin. Sometimes, God allow us to through difficult times, even as a result of the wicked action of others. Yet, whatever we have to endure, no matter how unfair or unjust, we rest assured that God will use it for good. Walang masamang mangarap, and to be determined to do for something, pero minsan sa buhay natin matututo din to be contented and humbled. And the most important is don't forget to pray. Yes. Thank you, ka-wifeys Sheila, sa yung comment. Thank you so much. Napakaganda. Mm-hmm. Grabe talaga. Haba ng sinabi ang ni haba. English. Sheila. Grabe yung mukhang English na. Mukhang manonood tayo. Oo. Pero tama naman yung sinabi ni ka-wifeys Sheila. Na, yeah. Na kung tayo'y nagkakaroon ng depression, kung tayo'y na-stress, tayo'y ano lang, tumawag sa Panginoon, kay Lord lang talaga. Tama. Mm. Yes. Huwag tayong makalimot sa Kanya. Yes. Ayan, mga ka-wifeys, sino pa yung gustong mag-comment? Comment lang dyan sa ating comment box. Still waiting kami sa mga comment nyo, sa advice nyo para kay Scavenger. Yes. Tulungan natin si Scavenger na makita na muli yung tunay na bagay para sa kanya talaga. Yes. Okay, yan si Kawaipis May. Hi, Kawaipis May. Ito yung comment niya. For me, very good na sa Panginoon ka pa rin bumalik after what all happened kasi may makukuha mo yung comfort na need mo sa Panginoon lang talaga. Tama. About your study, huwag mong masyadong dibdibin. Baka kasi nape-pressure ka na. Stop, breath, think, and pray. Dream big, start small. Build deep. Yes. Kasama yes. sa buhay yan, besh. Okay. Dream Thank big. You. Dream big, start small talaga. Pagka na, kasi kailangan, di ba, step by step, process, talagang may process pagka nagde-dream ka. Na hindi naman agad-agad pangarap ko maging doctor. Hindi naman agad-agad magiging doctor. Syempre, kailangan ko muna mag-aral. Simula grade 1. Yes. Kinder pa. O, kinder pa nga. Taker pa nga ata eh. Kailangan. Nursery. Oo. Ayan. Pero yung magandang ginawa ni, na nangyari kay Scavenger is hindi lang siya yung nanatili dun sa kung saan siya noon na nalugmok siya, pero yes. bumangon pa rin siya and nag-surrender Lumaban. Pa rin siya kay Lord. Tama. At the Lumaban. End of the day na yes. yan. Bumalik pa rin siya kay Lord. Mm-hmm. Hindi siya nagpatalo sa, sa anxiety, emotion. Sa stress. Sa mga napagdaanan niya. Nilabanan niya kanyang emosyon. Tama, tama.
Mga ka-wifeys, still waiting sa comment and advice nyo. Comment na para matulungan natin si Scavenger. At hindi lang si Scavenger, pati yung mga iba nating ka-wifeys na nanonood na may pinagdadaanan din sa kanilang school, lalo na ngayon. The same situation. Tama, tama. And ano, baka nandyan lang sa likod ng camera si Scavenger. Hi, Scavenger! Hi, Scavenger! Manood ka and pakinggan mo yung mga comment ng ating mga ka-wifeys. Para sa iyo to. Ganyan. Okay, mga ka-wifeys, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo nang i-hold yung peace na nararamdaman nyo. Tama. Masyado rin yatang mahaba yung mga tinatype ng ating mga ka-wifeys. Oo, parang English din. Tatalunin nila yung comment ni ka-wifeys Sheila. English din yung tinatype nila. Puro mga English yan. English. Okay, si ka-wifeys Carms. Hi, ka-wifeys Carmela! Diyan sa Iloilo, nag-comment siya. Basahin natin yung comment niya. Surrender kay Jesus. Do your best and God will do the rest. Laban lang! Take this opportunity to draw closer to Jesus. Kaya mo yan, basta kasama si Jesus. Love, love! Hi! Thank you, ka-wifeys Carms, sa iyong comment. Oh, sa iba nating mga ka-wifeys talaga namang pinag-iisipang mabuti yung kanilang i-comment. At saka parang nalolo-nosebleed na sila. Kasi puro English Parang naisip nila, wow, English lahat to. English din English kami. Din, baka nagdi-dictionary pa. Palaban din. O masyadong laliman mga ka-wifeys. Mga ka-wifeys, wag sobrang deep ha. Pwede kayo mag-Tagalog. Oo. O kahit anong gusto niya, maiintindihan niya. Ni ka-wifeys. Basta mag-comment na kayo. Ita-translate natin kung mag-i-incheck kayo. Yes! Pwedeng-pwede yan. Oo. Iniintay namin talaga yung mga comment nyo, mga ka-wifeys. Kaya comment na, wag na kayong mag-hesitate na mag-comment. Mga pang-malupitan yung mga, pang-malupitan. Ibigay nyo na yan sa amin. Share nyo na yan. Wag nyo dip-dipin yan, mga ka-wifeys. Baka di kayo makatulog. English yan ngayon. Sinumulan kasi ni Scavenger Joke. Scavenger, galing mo kasi mag-English. Maganda yan. Oo. Kasi diba, sabi niya, napatunayan niya sa previous school niya, no? Na kaya pala siya. Yung English ang kanyang, Kaya. Better na better talaga. Kaya yung iba nating mga ka-wifeys dyan, no? Better comment din. Na. Okay lang, Taglish. Or pure Tagalog, pwede din. Or kung marunong kayo maghiligay nun. Wow, susubukan ko lang. Susubukan ko lang i-translate siya. Kaya yan, ano pang hinihintay nyo? Comment na. Comment lang. Huwag na kayong ma-hesitate. Don't hold your peace nga, di ba? Yes. Kaya go, 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 mga ka-wifeys. Anyway, kahapon, may nagsabi sa akin, i-shout out daw natin si Sir Leo. Hello, Sir Leo! Hello po dyan. Ay, nako. Waiting pa rin kami, mga ka-wifeys. Grabe talagang mahabang comment yung ginagawa nyo dyan. I-type nyo na. Don't be shy. Share nyo na. Share na yan. Huwag na kayong mahiya. Pinag-iisipan pa daw kasi matuto daw tayo mag-antay, mga ka-wifeys. Pero habang nag-antay tayo, shoutout natin yung mga hindi natin na-shoutout kanina. Tama yan. Ayan, shoutout kay Ian. Hi, Ian! Hi, Ian! Kamusta? And shoutout kay Joshua. Hi, ka-wifeys Joshua Benedicto. Hello! Ka-wifeys Aldrin Cornelio. Hi! Hi, Aldrin! Kay Lowen. Hi, Lowen. Hi, Lowen. And kay KJB Pastor Makale. Hi, Pastor po. Hindi po namin alam. Hindi ko po alam kung ano yung tamang pagbigkas ng name nyo. Sorry na lang po kung ano po. Mali. Kung mali yung pagbigkas ko. Ano pang hinihintay nyo, mga ka-wifeys? Comment na! We are still waiting. Pati si Scavenger, nag-aantay siya dyan sa likod ng camera. Oo nga. Oo. Still waiting din siya talaga. Okay, ito. Ayan na. May nag-comment na si
Kawaipis Patrick. Hi. Hello, Patrick. Oh, basahin natin yung comment niya. Sabi niya, life is full of surprises. Actually, it is nice to hear that some things working on your life. That's right. We always need to be though, or else life will knock us down. Ulitin natin kasi medyo nahilo. Sorry. Patrick. Ulitin natin. Repeat. Life is full of surprises. Actually, it is nice to hear that something working on your life. Mm-hmm. That's right. We always need to be though, or else life will knock us own. Down pala. Knock us down. Thought pala, sorry. Ulitin mo for the third time. Take three. Ang hirap pala magbasa ng English. Joke lang. Ulitin natin kasi medyo ano tayo dito ha. Parang, sorry Patrick ha. Ulitin natin. Life is full of surprises. Actually, it is nice to hear that something working on your life, that's right. We always need to be taught or else life will knock us down. Mm. Yun na talaga. Mm. Final na yun. Mm. Tama na ba yun? Thank you, Pat. Sige, pakitranslate. Sabi nga niya, life is full of surprises. Yan, di ba minsan magugulat ka na lang na, oh, parang bigla na lang may mangyayari na talagang hindi mo walang plano. Talaga hindi mo plinano pero ang Lord pa rin yung na masyasya ka na lang. Wow, it's amazing kasi ang Lord is full of surprises talaga. Tama. Katulad nitong pandemic, sino ba namang nakapag-isip sa atin ito na mangyayari pero yes. Pero we have to face it. Mm-mm. Yes. Okay, si Pastor Joey po pala yung kanina. Hi, Pastor Joey! Sorry po kung mali yung pagbag. I think siya yung nagsolwining sa akin. Mm. Oh, yes. Way back 2005. Wow, yeah. Tagal na. Thank you, Pastor. Ilan taon ka na? Oh, shout out kay Mama. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Mama na rin. Mga ka-YPs, ano bang hinihintay nyo? Mag-comment na kayo. Diyan lang sa ating comment box. Oh, still waiting pa rin kami sa inyo, sa mga comment nyo. Gaantay pa si Scavenger dyan. Oo, gusto pa niya na marami mga advices mula sa inyo mga ka-YPs. Kaya, please, huwag nyo na patagalin. Ay, mali yung... May sinasabi po si Kawaipis Dem. Patrick, sorry mo? Ulit. Tough pala yun. Sorry. Oo, kasi ang iba yung natingin ko kanina. Sorry. Tingin ko kailangan niya na rin magsalamin. Oo, yeah. Kawaipis. Alam mo, grabe talaga pag English kasi yung ano. Pag English kasi yung mga wordings natin eh. Na ano tayo, no? Kabagong-kabagong. Medyo kinakabahan. Kaya sumasala yung pagtingin natin sa mga letters. Kaya mga ka-YPs, ano na? Comment na! Go! Still waiting pa rin kami sa inyo sa pag-comment nyo. Alam nyo, yung mga bumabagabag sa inyong damdamin at isipan na mga comment, ilabas nyo na yan. Hindi kayo makakatulog mamaya, no? Kawaipis Don and Kawaipis Alden, hindi sila makakatulog mamaya kung hindi nila yan masabi. Kaya go magsisisi na. Kayo. Baka magsisisi kayo. Mahirap magkaroon ng regret. Sabi ko nga nung nakaraang Saturday. Mahirap magkaroon, oo. Ulitin natin. Mahirap magkaroon ng regret. O yan, nag-comment na dito si Kawaipis Dana. Dana, hi Dana. Basahin natin yung comment niya. Share ko lang po yung quiet time ko last night. Wow. Last night pa yun. Fresh mga best. Nakita ko lang din yung humility ni David na kahit na pwedeng-pwede na niyang patayin si Saul para siya na yung maging hari, nagantay lang siya ng right time for his reign. Hindi siya naging greedy for power. Yeah. Saka nakita ko din yung respect niya for Saul. Na-learn ko naman dito yung kahalagahan ng proper timing. Minsan kasi, meron tayong tendency na
mainipin sa mga promises ng God. Mm-hmm. Na kahit sinabi niya na sa atin na ibibigay niya yung mga bagay na yun sa atin, hindi natin magawang mag-antay. Mm-hmm. Ang bilis nating mainip, kaya pina-fast track na natin yung process. Pero dito, nakita ko na dapat tulad ni David ay matuto lang talaga tayong mag-wait ng right time for us and magtiwala lang din sa promises niya sa atin. Next, meron pa dito. Ay, grabe. Kay YPCJ. Yan, ating si tech girl. Ating tech girl. Girl. To scavengers. Always remember this from Jeremiah 29:11-13. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Kaya mo yan, scavenger! Okay, ano pa yung iba nating mga ka-YPs dyan, no? Mag-commenta kayo. And thank you pala kay ka-YPs CJ and ka-YPs Dana sa comment nyo. Yes, thank you. Salamat mga ka-YPs. Yes. Ngayon naman, ang ating kasamahan dito. Kung may sasabihin kayo, mga ka-YPs. Oh. Si ka-YPs Jen muna. Grabe! Nagulat! Parang na-shock ako doon, mga ka-YPs. Yan sa akin, anong, siguro masasabi ko lang kay Scavenger na ang galing mo. Wow. Ang galing niya kasi nilabanan niya yung mga na-experience niya na hindi siya talaga nagpatalo dun sa stress, sa anxiety na naramdaman niya, na hindi siya sakop. Oo, sakop. Talagang naalala niya ang Panginoon na ang Lord is always lang nandyan. What we need to do is call kay Lord na tulungan tayo sa mga na-experience natin, sa mga anxiety, sa stress, kasi kay Lord lang, si Lord lang yung talagang tutulong sa atin. Wala nang iba. Kasi kung gagawa pa tayo ng in my own world. Sa sarili natin, no? Tama. In my own. Sa sarili natin. Syempre, di ba, minsan magiging mali. Mali yung magagawa nating hakbang. And, baka imbis na maging okay tayo, imbis na nasa right path tayo, is talagang chung. Tayo'y sisigsag. Oo, lilihis ng landas. And, pwede tayong, marami nang pwedeng mangyari eh. Pagka mas sinakop natin yung stress and anxiety natin, mas kikim-kimin natin siya, marami tayong mga desisyon na gagawin na sa huli pagsisisihan natin. Kaya, ayun, ang galing mo, and proud kami sa'yo, Scavenger, kasi grabe yung mas pinaangat mo yung Lord, yung Lord sa self mo, at hindi ka nagpa-down dun sa nararamdaman mo. So, proud kami sa'yo. Yes. Proud. And tama. Also, dun sa part na sinabi niya na, tama yung lahat, yung mga tao sa paligid mo, madi-disappoint ka nila. Na kahit family mo, friends mo, madi-disappoint ka. Pero si Lord, never kanyang i-disappoint. Kaya, huwag ka magpo-focus dun sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, kundi mag-focus ka lang kay Lord sa pagbabasa ng kanyang word. Yes. Palagi ka lang makinig sa kanya. Tama yung ginawa mo na yun, sa kanya ka lang nag-cling, na bumalik ka sa kanya. Kaya yun nga, sabi nga ni Kawaipis Gem, proud kami sa'yo. Yes. Totoo yan. Yes. Na kahit ano yung pinagdaanan mo, alam mo pa rin kung saan ka babalik. Tama. And yun ang kay Lord. Ayan, mayroon comment dito si Kawaipis Pastor Joel. Sabi niya, Christian hugot, hindi bali ng walang love life, wag lang pabayaan ng Christian life. Tama yan. Thank you, Pastor Joey. And meron pa dito si Kawaipis Laika Jezreel. Okay. Depression has been part of my growing years. Maybe because of what has happened to me and how traumatized I am. If God is for us, who can be against us, diba? Lagi nating isipin kapag nag-iisa tayo that we have one God that will never leave us. Always trust and lean to God everything. Hindi madaling
hindi madaling intindihin yung proseso na ginagawa ng Lord sa atin, but give our full trust in Him. He will never fail us. Yes. Thank you, Jess. Tama. Nice one. It's nice. Meron pa ba mga ka-YPs? Pero shoutout muna kay Chien. Hi, Chien Howell. Hi, Chien. Chien. Baka mali na naman ako na pag-pronounce. At I think kasama din yung nanonood ng kanyang kapatid, si Jordan. Hi, Jordan. Jordan. Yeah, mga taga Cavite yan. And also Kyle. Yan, Kyle Abian. Kyle Abian. Hi, Kyle. Hi. Sila yung actually abay ko sa kasal. Oh, may wala kasi ako ng kasal mo kaya hindi ko sila nakilala. Meron pa ba mga ka-YPs? Comment na. Still waiting. Waiting kami dito. Waiting na. Yan. Still waiting. Sabi nga matuto tayong maghintay kaya kami marunong na kami mag-antay. Yeah. Marunong kami mag-antay sa inyo mga ka-YPs. Oo. Tama yan. Talagang kaya naming intayin ang mga comment nyo. Mahaba man yan. O maikli. O maikli. English man yan. Okay, may nag-comment ulit. Si ka-YPs Neil. Hi! Hi, ka-YPs Neil. Basahin natin yung comment niya. Keep on fighting lang, scavenger. Lungs? Wow. Siguro ang mapapayo ko na lang sa'yo is to prevent overthinking. Kasi madalas dyan, nagsisimula ang lahat ng bigat ng nararamdaman mo sa mga bagay-bagay. Just keep your focus and rely on God alone. Always remember what He said in Matthew 11:28-30. Isuko mo lahat-lahat at ipagkatiwala mo lamang sa Panginoon ang iyong mga pinagdadaanan sa Kanya. Tama. Salamat. Ka-YPs Neil. Thank you. Salamat thank sa you, comment. Meron pa ba mga ka-YPs? Oh, parang... Meron. Rawr. Pinaguhugutan meron pa ba? Grabe malalim na pinaguhugutan ng mga ka-YPs natin. Grabe talaga yung siguro... Masisira na yung keyboard ng cellphone, katatay! Hinuhukay pa siguro nila yung... Hinuhukay pa nila yung mga wordings nila. Yung mga term. Talagang gumagamit pa sila ng dictionary. Tinatranslate. Oh, tinatranslate sa English. Huwag niya ako pahirapan sa English, ha? Joke lang. Parang wala na. Parang wala na. Ka-YPs Alden. Okay, so anyway, thank you so much once again sa lahat ng ating mga ka-YPs na nagbigay ng comments. We really appreciate you, yung inyong effort, time na ginawa at ibinigay para kay Scavenger. Okay, dumako naman tayo dito sa prinsipyo o principle mula sa salita ng Lord. Yan, buksan natin kung kayo may mga Bible dyan o babasahin ko na lang dito from the book of John. Yan, John lang yan. John chapter 15 and verse number 4. Yan. The Bible says, "Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." So, Scavenger, ito ang isang prinsipyo ng Biblia na itinuturo sa ating mga tao. Ano yun? Kung mananatili tayo sa Panginoon, lahat ng bagay idadagdag niya. As in mananatili, ibig sabihin, lahat ng decision mo, kasama mo dapat si God. Okay? Huwag kang mag-iisa sa laban. Tandaan mo, sabi mo nga, di ba, pati yung mga nasa surroundings mo, tapos ang dami mong mga stress sa buhay, whatever, lahat yun. Makukuha mo actually kasi nag-iisa kang lumaban. Okay? Pero sabi ng Panginoon, I in you. Nasa sa atin siya. Kasama natin siya na lalaban. Basta manatili ka lang sa kanya. Kasi tandaan mo din, you cannot please anybody. Yes. Kapag iyon yung iyong magiging
prinsipyo sa buhay, you cannot please anybody. Okay? But, kung meron kang pangarap sa buhay, kung meron kang mga dreams, goals sa buhay, basta kasama mo si God, panalo ka dyan. Hindi ka matatalo. Kasi yun ang sabi niya eh, except it abide in the vine, yes, no more can ye except ye abide in me, sabi ni Jesus. Okay? Katulad ng puno, di ba? Yung sanga, kapag wala siya sa puno, hindi siya makakapagbunga. Kasi nga, nagmumula dun sa puno yung source na kailangan niya sa buhay. Just like you, scavenger, and sa lahat ng ating mga ka-YPs, talagang ang Panginoon sa kanya nagmumula. Lahat ng source na kailangan natin, decision making, financial needs, good health, protection, you name it. Lahat yan ay nanggagaling sa Diyos. Kaya anong sabi niya? Abide in me and I in you. Yan. So kaya po, scavenger and lahat ng ka-YPs, manatili lang tayo sa Diyos. Manatili tayo sa tabi niya. Kasi bakit? We are on the winning side. Yan. So yun lang and thank you so much sa lahat. Salamat, YPs Alden. You're at ito welcome naman ang kantang handog para sa inyo ng ating mga ka-YPs. Sa'yo at pakailan man, mananatig sa'yo, hiling at sasambahin ka, sana kunin. Mananatig sa'yo, hiling at sasambahin ka, sana kunin. Mananatig sa'yo, masubungan ka sa dakuni. Okay, habang iniintay natin yung song na i-render ng ating mga ka-YPs, syempre, okay, wala talagang sumunod na nag-comment. Ka-YPs, ano pa? Okay lang yan. Okay lang yan. Comment-comment pa rin kayo kahit ano, may mga nauna na nag-comment sa inyo. Still, mag-comment pa rin kayo dito sa ating live. Kasi still, nag-iintay pa rin kami sa inyo. Oh, habang iniintay natin, syempre, yung ating mga singers. Ayan, kung may mga ano kayo, may mga comment talaga. Comment and advice. Comment go, talaga. Go, go, go na. Advice. Oo. Huwag nyo na ipagpa-Saturday, next Saturday pa yan. Kasi ibang kwento na yun, mga ka-YPs. Ipagpaliban pa lang. Huwag mo na ipagpaliban. Go, go na. I-comment na. Ayan, mukhang ready na ulit yung ating mga singers, kaya ito na sila. Let's watch this. Pag-ibig mo sa akin tubo,
Sa ating mga ka-YPs. Salamat, YPs Ian, Dana, and Joseph, sa inyong kinantang Lilim. Yun, yes. Okay. At binanggit doon, mga ka-YPs, manatili. Talagang akmang-akma sa ating topic ngayon. Para yan sa iyo, scavenger, at sa lahat ng ating ka-YPs. Ngayon, mag-pray tayo para sa ating closing prayer. Let us pray. Most precious in the heaven, Father God, we thank you once again for this wonderful opportunity that you've given to us this afternoon. Please always be with us and forgive us sa lahat ng aming nagawang kasalanan, pagkakamali. At hinihiling po namin na patuloy niyo pong bigyan ng katapangan sa paglaban ang lahat ng mga young people and mga ka-YPs namin, Panginoon, maging kami, kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom and strength para po labanan, Panginoon, ang araw, sa pang-araw-araw naming buhay. At hinihiling po namin, dakilang Diyos, please, i-bless you po lahat ng mga young people, protectionan, especially ngayong pandemic na talagang ang daming walang ginagawa, ang daming discouragement, ang dami nilang bagay na hindi nagagawa para i-please kayo. Kaya Lord, gamitin niyo po ang online nito, ang aming live, para po maintindihan din nila ang purpose ng buhay namin, Panginoon, buhay ng bawat isa. And Lord, once again, hinihiling po namin na kayo na po ang mag-bless sa bawat isa, mag-provide ang aming pangangailangan, protection sa araw-araw, and most especially, Lord Jesus, tulungan niyo po kami manatili sa inyong lilim, Panginoon. Dahil naniniwala kami, under your wings, Panginoon, safe na safe kami. Kaya Lord, salamat po muli sa inyong grace and mercy to us, Panginoon. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Well, salamat, ka-YPs Alden.
Salamat ka, YPs Alden. Ngayon naman, mag-shoutout pa tayo dyan kung meron pa bang humabol. Oo, meron pang humabol ng comment. Yeah, comment. Oh, comment galing kay Kawaypis Jan Carlos. Ito yung comment niya. Actually, share ko lang during college days ko while serving kay Lord. Hindi talaga ako nagkaroon ng failing grades sa kahit anong subject. Actually, tumaas pa nga siya. While doing HID, at alam kong hindi din sa sarili ko noon, wala ako sa focus noon sa pag-aaral. And natigil ang pag-HID ko noon, doon naman nagsimula bumaba grades ko. Actually, mag-removal exam pa nga ako noon eh. Hahaha, may hahaha pa. Narealize ko lang na kapag may ginagawa na para kay Lord, siya na bahala sa iba mo pang ginagawa. Oo, yung HID po, ano siya, health information drive yung ibig sabihin. Okay, sino pa? Hi, Laika! Shout out, Laika! Hi, Laika! At kung may questions kayo mga ka-YPs, pwede nyo na rin i-comment yan ngayon. Oo. Magtanong na kayo! Huwag nyo nang itago. Wow, itago. Ibuga muna. Speak up. Sorry, talagang mga ganun pa. Speak up nyo na yan, mga ka-YPs. Baka may mga tanong pa kayo. Oh, sabi dito ni ka-YPs Joseph, kaya mo yan, scavenger. Laban lang, di ka nag-iisa. Yes. Ganbare. Anong ganbare? What is ganbare? Gambare? Ano ba yung tama? Ganbare? Ganbare? Patingin nga. Oh. Ganbare? Pakisend ulit ka-YPs Joseph kung ano yung ganbare yun? Or ganbare. Ano yung ibig sabihin? Ganun. Paka-explain. Paka-explain na rin. Oo, yung mga... Kaya mga ka-YPs, magtanong na kayo. Mga gusto nyong itanong dyan. Ayun yung tanong namin. Ano ibig sabihin ng ganbare? Ano ba yung tamang pagbigkas din? Gambare o ganbare? Ano yon? Parang malalim. Hinukay niya yun sa ano. Ganbare. Bare. Ganbare. Anong ibig sabihin ng ganbare? Ano yon? Anong meaning? Baka kami hindi makatulog. Pag hindi namin alam. Pag hindi namin alam, hindi kayo makatulog. Ayan, tinatawanan tayo ng mga ka-YPs na. Let's do our best. Oh, mabilis ang ating tech girl. Tech girl talaga. Nag-search pa siya sa Google. Let's do our best. Ganbare. Yeah. Tama ba yung pronounce? Ano ba? Tama ba yung pag-pronounce namin? Ganbare. Ganbare. Or ganbare? Or ganbare. Ganbare. Oh, ganbare. Ganbare! Oh, parang ganun talaga. Mga ka-YPs, bago pa matuluyan yung mga kasama ko dito, mag-send na kayo ng inyong questions and comments. Oo, magtanong na kayo. Sige na, huwag nyo nang itago yan. Oo, tanong nyo, itanong ganbare, nyo na. Ganbare, mga ka-YPs. Ganbare! Ganbare! Word of the day. Ganbare! Ipaglaba ang ganba. Parang iba na tayo. Parang iba na yun, ha? Talaga naman. Ipaglaban. Mga ka-YPs! Ano na ang hinihintay nyo? Magtanong na kayo. Huwag nyo na itago yan sa mga bulsa nyo. Sa mga puso't isipan nyo yung mga tanong nyo. Just, i-ask now. Wow. Just i-ask. Ask now. Oh, ask no. Now. Go, go, go. Ganbare or ganbaru? Ganbaru. 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 Parang sinasabi po yung ating tech girl sa gilid. Ganbaru. Pwede daw ganbaru. Ganbaru. Ano nga? Ganbaru, hang in there, ganbaru. Do your best. Ah, okay. 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 Thank you sa ating, you know. Thank you, talagang tech girl. Nag-search pa siya. Mabilis siya, mabilis. Talagang, kaya kayo, mabilis ang wifi. Kaya kayo magtanong na rin. Salamat po sa wifi na mabilis. Yes. Kaya kayo magtanong na rin para malaman nyo yung sagot sa mga tanong nyo. Kagaya kami, nagtanong kami kung ano ba yung para makatulog kayo mamaya. O ganbare. Talagang yung tech girl namin dito is talagang nag-search siya para sa amin. mamaya, isa-search ko na nga din eh. Huli na ang word lahat. Of the day. Ano na, mga... Oh! Ay! Hindi namin kilala kung sino si Scavenger.
hindi namin kilala. As in, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayong hindi kilala. Oo, scavenger. Nag-iisip kung sino siya. Iniisip kung sino ba si scavenger. Kaya kung sino ka man, scavenger. Hi sa'yo. Hi lang. Pwede kang mag-PM. Oo. PM mo lang kami. Kung may mga gusto ka pang itanong. Kaya kayo mga ka-YPs, go, go, go. Tanong na. Kaya mag-send na rin kayo ng inyong mga story, mga ka-YPs. Oo naman. Hindi rin namin kayo makikilala kung sino kayo. Oo, kaya i-send nyo na yung mga story nyo. Huwag nyo nang ipatagalin yan. Isulat nyo na yan. Sulat. I-type nyo na! Huwag nyo patagalin. Hindi pala sulat. Baka may ipadala dito, i-address sa ating gamitin, sulat. Gamitin nyo yung mga cellphone nyo para i-type yung story nyo. Gamitin ang ating mga habang tayo mga nasa bahay, 'di ba? Pwede tayong mag-spend ng time para gawin yung ating story kung gusto nating i-share. Tama. Sayang naman yung cellphone natin kung hindi natin gagamitin. Kung hindi natin panggagamit sa pagta-type ng ating story. Kung hindi natin gagamitin sa pag-share ng story dito sa YPs. Share nyo na 'yan. Share use nyo na your din cellphone mga... wisely. Ay, ba wisely 'to. Wisely. Ang daming words for today, no? Ano? Oo. Grabe talaga. Gan. Oh, hindi. Hindi siya makamubon. Mga ka-YPs, hindi makamubon si YPs. Pinapractice niya. Doon sa Ganbaru. 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 Kaya magtanong na kayo, oh. Kaya nagmamakao na yung katabi ko dito. Asna. Go, go, go na mga ka-YPs! Baka mamaya niyan, iisipin nila, bakit hindi ko kasi ito natanong, nakakaano naman. Nagsisi naman. Papasok sa panaginip niyo! Bakit di mo ako tinanong? Kaya mga ka-YPs, pinapasaya ko lang kayo. Ano, pakinggan niyo na siya. Baka ako pala yung pumasok sa... Basang-basa na siya mga ka-YPs. Wala siya nababasa kaya nagkakaganyan siya. Kaya kailangan mag-comment na kayo. Comment na kayo mga ka-YPs. Bago pa matuluyan to. Oo. Huwag nyo nang kaya ang matuluyan pa akong maging ganito. Ano ka ba? Ka-YPs Gem? Babae. Happy lang. Alam niyo mga ka-YPs, always dapat happy lang tayo. Parang yes. Good vibes lang lagi yung... Tama. Everyday lives natin. Huwag kayong magpaka-stress. Huwag niyong hayaang kainin kayo ng stress. Wow, kainin! Huwag niyong hayaang kainin talaga. Huwag niyong hayaang magpasakot sa stress nyo or sa inyong anxiety. Kasi yan, kailangan happy lang. And share nyo na yan. Huwag na kayong magkaroon ng hesitate. Hesitation. Thanks mga ka-YPs sa mag-reklame! Ang dami ko na ano dito. Okay lang yan. Okay lang yan ka-YPs Gem. So, okay lang talaga yan. Okay lang na nag-aantay kami mga ka-YPs. Oo mga ka-YPs, naiintindihan namin kayo. Na. Go, go, go! Still waiting kami sa inyo. Huwag niyong hayaang maging mauwi sa wala yung kinumpost niyong tanong. Oo. Ba, mahirap kaya yun. One week mong pinag-isipan yung isang sentence ng tanong mo tapos hindi mo maitatanong. Ay, ouchie. Sayang naman yung effort ng utak mo mag-compose. Talaga nag-compose yung tanong. Kaya mga ka-YPs, go, go, go na. Okay, sabi niya, sabi ni ka-YPs CJ sa akin, go Ate Gemma, kaya mo yan. Kaya mo yan, best. Kaya mo yan, best. Mga ka-YPs, sabi ni ka-YPs Joseph, penge pong tips kung paano sumayan. Siyempre, madali lang yan. Ismay mo lang yung just open your mouth. Just open your mouth like this. And yes. Pakita mo sa masaya. Lahat ng makakasalubong mo, ng kasama mo sa bahay, pag-isip mo sa umaga, smile ka lang para yung good vibes,
maano mo yung good, yung good vibes. Sumapi. Sumapi! Oh, mag-smile ka lagi. Smile ka lang. Pero wag ka lang mag-smile pag mag-isa kasi iba na yun. Iba na yun. Si Joseph. Tama. And also may naalala ko na... Minaalala na naman ako. Lagi ko minaalala. Grabe talaga. Galing siya sa isang mentor na... Hindi siya. Oo. Isa sa ating mga mentor na sabi niya... Ano nga ba yun? Ayan! Wala na. Iisipin ko lang ulit mga ka-YP. Ayon, sabi para niya, you don't smile because you're happy. Yes. You smile to be happy. Yeah. Ayan. Tama yan. Naalala ko din. Tama, tama. Oo. Kasi kung magiging malungkot yung buhay mo, ay nako. Magiging masalamuot. Oh, ang dami mga wrinkles. Mas magkakaroon ka agad ng mga guhit-guhit. Paano yung guhit-guhit? Line-line! Line tayo dito. Kaya mga ka-YPs, ano na, tanong na kayo para hindi na kami tawa lang ng tawa dito. Mm-hmm. Sana nag-enjoy din kayo pang mga ka-YPs sa... Oo. Sa mga... mga usapan lang natin dito. Normal lang. Parang kagaya pa rin ng ano ng dati na talagang nagkikita ganun yung pagka di ba nagkikita grabe yung kwentuhan tawanan so pwede din nating gawin ngayon dito sa online. Yes. Tama. Kaya kayo mga ka-YPs itanong niyo na yan. At sabihin niyo kung may gusto kayong sabihin baka may mga naalala din kayong mga kasabihan diyan. Share niyo na yan. Hugot na talaga. Comments na lang. Oo. Okay, nag-comment dito si Kawaipis Aldrin. Thanks po kay God kasi may mga tao siyang ginagamit para ma-help niya yung mga taong naligaw ng way. Yes naman. Naligaw ng way. Naligaw. Wow, baka ano, naligaw ng way. Baka imbis na pumunta sa pakanan. Kumaliwa. Kumaliwa. Parang iba yun. Or, ganito na lang. Ganito na lang. Ibang-usapan yata yun. Yung isang way, may bundok. Yung another way, merong mga, ano, mga pangit na mga puno. Yung parang ano na ba? Patay. So, syempre, dahil maganda dun sa mountain, green pa yung mga puno dun, dun siya pumunta. Eh, yung right way pala is nandun sa katapos-tapusan ng mga patay na puno. Oh. Di sala siya ng landas daan. Ngayon. Dahil na ano lang siya. Wow, ang ganda dito. Kasi na, nadala lang siya ng kagandahan. Amazing, ano. Okay, sabi ni Kawaipis Joseph. Aktibong-aktibong ating Kawaipis Joseph. Salamat po sa sayang handog nyo sa aming mga tahanan. Hi! You're welcome. Very much welcome. Small thing. Be happy. Our pleasure. Yan. Oo. Na makapagbigay kasi yan sa inyo. Kahit... Alam nyo, oo. Kasi kung lagi kayong happy, talagang pag... Okay, pag ang gagalit. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag na. Na-share ko lang. Kasi kung always kayong happy, marami din kayong mapapasayang tao na yung... Ang bawa, na-stress sila, pero nakita lang yung smile nyo. Magre-reflect. Oo. Grabe, mag-change din yung mood nila into happiness. Mm-hmm. At syaka nakakapagpaganda yun at nakakapagpapogi. Pag always kayong nakasmile. Kaya, smile every day. Happy thoughts. Oo. Pero pag mag-isa kayo, huwag nyong gagawin. Think na. Lang, pero huwag kayong mag-smile mag-isa. Yung sa isip nyo lang, masaya kayo. Mahila pag... Mag-isa kayong pangiti-ngiti dyan. Baka iba na yun, ha? Baka isipin ang mga kasama niyo sa bahay. Abo. May tama na. Kapag may naisip kayong masaya, i-share niyo yan sa mga kasama niyo sa bahay para may bonding din kayo doon. Tama. Tama. At kung may masaya kayong experience, i-share niyo din sa... I-share niyo sa amin. I-comment niyo na yan. Oo. Huwag na kayong mahiya. Go, go, go. Nandito rin ang YPs para makinig sa inyo.
Oh, yan. Sabi pa ni Kawaipis Joseph. Talagang active talaga na active si Kawaipis Joseph. Gusto yata yung brillante ng apoy. Yes! Yes. Gusto niya ang brillante. Mag-rap. Talaga naman. Nakakalimutan po namin ang mga problema namin kapag nanonood kayo. Napapanood kayo. Wow naman. Nakaka-touch naman. Bawal sabihin yung hashtag kasi baka maano tayo dito. Pwede ko. Bawal sabihin yung hashtag kasi pring! Baka ma-over ano tayo. Yeah. Palitan natin. Mm. Hashtag no to YP's shutdown. Oo, huwag yung hahayaan. Huwag yung hahayaan, mawala kami mga ka-YP's. Kaya mag-invite na kayo ng friends na manood sa ating, sa amin. Sa, at mag-join, maki-join sa ating lahat. Oo, tingnan nyo, meron nag-comment dito. Iba talaga yung dala ng saya. Wow. Iba talaga yung nadadala na natin. At saka ng ating mga ka-YP's sa mga taong nasa bahay. Kasi sabi ng mama ko dito, salamat daw kasi pa. Dahil sa YP's, nawala yung pagod niya sa paglalaba. Oh. Oh. Diba? Iba talaga. Iba talaga. Iba talaga ang nagagawa ng saya. Always, ma'am. Thank you po. Oh, mga ka-YP's, ano lang tanong nyo? Go, go, go! Tanong na! Mga natatakot siguro sila magtanong. Huwag kayong matatakot sa mukhang kay Pino. Huwag kayong matakot sa mga... sa mga matatakot kay Alvin. At sa mukha ni ka-YP's doon. Yes. Talagang... ganto lang yan. Kami lang to. Kami lang to. Kami lang to. Mga ka-YP's. Normal lang to. Oo. Hindi pa to yung todo. Meron pa. Meron. Kaya itanong nyo na yan, ka-YP's, para lang tayong normal na nagtatanungan. Tambay-tambay. Nag-uusap, fellowship yan. Huwag nyo hahayang itago lang yan. Wow, kanina pa ako nag-gaganon ha. Wala pa nakikinig kayo kay YP's Gem dyan. Baka naman. Itanong nyo na yan. Yan. Oh. Si ka-YP's Joseph talaga, active na active talaga ito sa ating comment pa. Penge pong tips kung paano maging mabuting kaibigan. O, ka-YP's doon. Paano ka ba naging mabuting kaibigan sa akin? At kay ating, ano, kay ka-YP's CJ, paano mo kami? Bago yan, tanong ko malam, mabuting kaibigan ba ako sa inyo? Oo naman. Kasi, syempre, bawal magsinungaling. Ay! Oo, tama. Oo nga, bawal magsinungaling. Kaya, oo. Okay. Akala ko sabi niya. Hindi siya nakikinig. Paano ba ako naging mabuti kayo? Kasi, it's natural. Yes, natural. Na ano lang, na maging open ka sa kanila. And also, pinaka-hinahanap ng ibang, ng mga kaibigan natin is yung maging listener tayo sa kanila. Tama. Na kapag, katulad dito sa YP's, kami handa kami makinig sa inyo. Tama. Ayan, ang mga kaibigan kasi, ganun sila. Ganun ang hinahanap ng isang kaibigan. Yes. Ang marunong makinig sa kanyang mga hinanaing. Oh. Ayun. And also na, yung kaibigan na masasabi din kung ano yung nang tapat, kung ano yung ba yung nakikita niya dun sa kaibigan niya, in a good way naman. Yes. In a good way. Ano ba ba? Kayo ba? Ano ba nakikita nyo na... paano ba kayo mabuti? Anong tips para maging mabuting kaibigan? Ayun lang yung tip ko sa'yo. Sino nga yung nag-comment? Si ang tip ko sa'yo, ka-YP's Joseph. Ikaw ba, ka-YP's Alden? Two words lang. Two words? May pagan yun. Two words. Okay. Una, tama nga yung sinabi ni... Copy-paste. YP's done. May pa-two words pa, copy-paste din pala. Pangalawa, mapapagkatiwalaan. Oh, yes. Huwag mong i-share yung mga masaselan o mga bagay na isineshare sa'yo ng kaibigan mo. Dapat talaga ikaw lang ang nakakaalam din. Ipapaalam mo kayo, ipag-pray mo yung gano'n. Iyan yung mga, I think, magandang tip para sa mabuting kaibigan. Oh, and also, pang-tatlong tip. pang-tatlong tip. Di ba nasabi na nila yung first? Second, and ako yung third. Siyempre, always mong i-encourage na kay Lord lang kumapit. Na huwag mong turuan ng ibang pamamaraan. Kundi ikaw, i-influence mo sa kanya who is Jesus, who is Lord. And also, kung may kaibigan ka, huwag ikaw yung magpadala sa kanila, kundi sila yung dalahin mo sa tama. Yes. Tama yun. Tandaan nyo yung 3 tips na yun, ha?
Basta pwede makisama, huwag lang makigisama. Ayan. Mm-hmm. Makisama ka kung alam mong tama naman yung ginagawa nila. Yes. Pero kung hindi, alam mo, namang alam mo hindi. Na yun. Oh. Yes. No, no, no. X. X. X yan. X. 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 Kaya mga ka-wifeys, ano pa yung mga question nyo? Tanong nyo lang. Pero, magsha-shoutout tayo dahil nanonood si Nanay Tina! Hi! Hello, Nanay! Nanay! Nanay. Miss na namin kayo. And dito, sabi ni ka-wifeys Aldrin, may trust sa isa't isa kagaya ng ano? Sinabi ni wifeys Aldrin. Yeah. So ano pa yung mga question nyo na talagang need nyo ng answer? Pagtutulong-tulungan natin yan, nasagutin. Huwag nyong sarilinin na sa inyo lang yung tanong na yan. Baka mamaya i-search nyo sa Google pero wala naman sa Google, di ba? Dito nyo na yan itanong. Hanapin sa YouTube. Hanapin sa Facebook, hanapin sa YouTube. Pero wala silang answer na ibibigay. Kaya, tanong nyo na yan dito para mapapag-usapan natin. Harap-harapan nating sasagutin. Wow! At, syempre, hindi lang kaming tatlo yung magkakaroon ng learnings. Syempre, kayo din, mga ka-YPs. Oo, sa mga question ng bawat ka-YPs natin. No? Ano na, mga ka-YPs? Tanong na. Pero sa tingin ko, nagko-compose talaga ulit to si ka-YPs Joseph ng tanong niya eh. Oo, talagang napaka-aktibo naman grabing po. Grabing active na active yung mga question, ano niya eh. Pag-comment. Waiting. Still waiting. Oh, dahil wala na. Oo, gustong magtanong. Wala na bang ahabol? 5. May pa tayo. 4. 3 2 1. Okay, so yun, salamat sa pagsama sa ating online kwentuhan. Yes. At ngayon, sa ngayon mga ka-YPs. At para kay Scavenger, salamat sa inspirasyon na ibinahagi mo sa amin. Yes. At sa ating mga ka-YPs. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado at 3 PM. I-like nyo itong official page natin kung saan tayo nag-live ngayon. Tama. And subscribe to our YouTube channel. Mag-upload kami ng mga videos. Abagay nyo yan. Yes. Tapos, mag-share na rin kayo dito ng stories nyo, mga ka-YPs. Huwag nyo kakalimutan yan, ha? Share nyo na rin ang mga song entries nyo. Tama. At tandaan, mga ka-YPs, if you want to speak, don't hold your peace! Bye!